Hey mga brods at mga brods, ito champion na ang Meralco Bolts, kaya ito pong SMB medyo talagang dismayado sa nangyari nung game 6 nila against Meralco Bolts. Akala nga natin na makakaisang SMB para do or die game sana sa game 7 mga brods, pero hindi eh. Talagang tinotoo na nina Chris Newsom. Pero mga kabrods, kahit magandang nilalaro ni Brandon Bates sa mga past few games, kaso yun nga, iba pa rin ang depensa ng Meralco Bolts mga kabrods. Ang dami talagang mga players dito na nagtutulungan at nakikita ko ang ganda talaga ng ikot ng bola nila. Unlike sa SMB nga, sinasabi nila parang nagiging ISO play team na ang SMB. Biruin mo kasi sa lahat ng mga superstars dito, hirap na si Coach George Gallen kung sino talagang ipapasok niya. Kaya yung mga players dito ay parang nag-ISO na lang at talagang gusto nila na sila lang ang palaging natin. Kaya yan din ang isa sa hirap mga kabrods kapag yung team mo ay punong-puno ng superstars. Sa first half nga, talagang iba pa rin ang Meralco Bolts. Talagang ang SMB ang naghahabol dito. Diba parang baliktad, dapat ang SMB ang yamado sa game 6 para ma-force nila sa game 7. Pero grabe rin kasing ginagawa ni na Malik C and Chris New sa mga kabrods. Kaya after ng first half mga brods, ang ating score ay 47-40. After ng third quarter, 63-58 na lang mga brods, nababa nila sa 5 yung kalamangan ng Meralco Bolts. Kaya pagdating ng fourth quarter mga brods, dito medyo talagang mainit-init ang labanan. At advance na natin dun sa pinakahuling minutes ng ball game. Ito nga pong si Junmar Fajardo ang isa sa mga nakatres dito sa SMB at talagang clutch yun para kay Abay. From 75 to 78, naging 78 all dahil sa tres nga ni Junmar Fajardo mga brods. Pero hindi rin nagpatalo ito pong si Chris Newsom. Talagang gusto niyang makuha na ang kampiyonato. At yun nga mga brods, na shoot yun ni Chris Newsom with a dagger perimeter by Chris Newnew mga brods. Kaya dito na nakuha at natanghal na kampiyon ang Meralco Bolts. At yun nga mga brods, first time ng franchise yan ng Meralco na makapagkampiyon dito sa PBA. So congrats sa Meralco, move on na SMB. Kaya yun nga, syempre mag-bounce back na lang sila next season. Ganun talagang laro mga brods, diba? Sports lang. So dito na nga, medyo napapansin na rin ito ng mga ilang mga fans and reports din natin na ito pong si Coach George Gallen, parang sinasabi nila na pag All Filipino Cup talagang dehado sila. Pero syempre nakakapasok pa rin ng finals, pero iba pa rin yung kapag may import ka. Sabi nga nila parang aasa na lang lagi sa import ito pong SMB, dahil ito pong si Coach George Gallen hindi nga niya napatunayan na yamado pa rin ng SMB pagdating sa All Filipino Cup. Pero hindi, natalo pa rin sila ng Meralco Bolts na hindi ganoon kalakasan yung lineup mga kabrods. Biruin nyo sa dami na ng superstars ng SMB, hindi pa na ipanalo ito ni Coach George Gallen. Kaya dito na nga sinasabi sa reports natin parang papalitan ito pong si Coach George mga kabrods. So medyo mahirap na decision ito, dahil past few seasons ang ganda ng performance ng SMB at nakailang kampiyonato na rin ito under Coach George Gallen. Pero sabi nga nila pag may import lang malakas ang SMB, dahil syempre diba itong SMB ay hindi ito mapakali ng isang import lang kada season. So iba-ibang import yan. Kapag alam nilang hindi gumaganda yung laro ng import nila, so mga kabrods, sa tingin nyo ay sino ba ang ipapalit kay Coach George Gallen if ever man napapalitan talaga siya as a head coach dyan? At yun nga, balibalita rin na parang si Coach Jimmy Alapag nga ang kinokontak na ng San Miguel Bermen. So this video is brought to you by 1xBet. So matagal ko nang ginagamit ito mga brods at kumikita na rin ako dito, kaya i-share ko ito sa inyo kung saan ito pong 1xBet ay isang betting platform. Pwede kang tumaya dito ng mga paborito mong kuponan, mapa PBA, NBA at kahit anong sports mga brods. So kaya nga, para makukuha mo yan, gamitin ang promo code na 1xOverrated. At saktong-sakto mga brods, may mga PBA games tayo at ito nga mga kabrods. Tapos sa NBA naman, eto rin. Kaya i-bet nyo na every game mga kabrods, yung mga paborito nyong kupunan, dahil ang laki ng balik sa'yo. So get up to 5,000 deposit bonus mga kabrods. And yung link ay nandyan sa pin comment section sa iba pa. So dito naman po tayo no, sa kabilang balita naman natin mga brods. Ang 6'7 or 6'8 big man ng Rain or Shine na Last of Painters, na ito pong si Kit Datu, ang may potential nga na maging isa sa malakas na big man dito sa PBA, dahil nga napap-playoffs niya ang Rain or Shine na Last of Painters. At yun nga mga kabrods, nakalaban pa sa semis ng SMB, pero yun nga, na fell short sila, dahil syempre lakas ba naman ng lineup ng SMB ngayong All Filipino Cup mga kabrods. Pero syempre congrats pa rin sa Meralco Bolts for winning the All Filipino Cup Championship ngayong 2020.
54. Pero ito pong si Kit Dato, mga kabrads, ha, isang nagaling California at 28 years old lang ito, mga kabrads, ang isa sa mga namamata naman ngayon ng Barangay Nebra San Miguel. Bakit? Dahil ang Hinebra, gustong gusto na ito makakuha ulit ng panibagong big man. Dahil ito nga pong si Greg Zila, hindi na nga daw parang kinikibo ang Barangay Nebra San Miguel, parang ayaw na nga bumalik talaga ni Greggy dito sa Barangay Nebra San Miguel. Kaya itong Hinebra, maraming plan B, plan C, plan D rin ito, mga kabros. Kaya itong si Kit Dato naman ang balak nilang kunin, kasi may problema nga lang Hinebra dito, dahil ito pong si Coach Yang Yao ang isa sa mga pumipigil na wag kunin ang big man niya. Ito pong si Kit Dato kasi, mga kabrods, malakas rin na player ito. Puro nga lang injury or excuses nga lang daw ito. Sabi nga rin ito dati ni Coach Yang Yao, pag may game na, pag game time na, dun siya nagkakasakit. Pero pag practice lang at ensayo, ma-healthy siya, mga kabrods. Kaya medyo may attitude kahit papano ito pong si Kit Dato. Pero yung potential na ito, mga kabrods, na tumulong sa isang koponan ay very effective talaga. Pero yung kanyang stats, hindi naman ganun kataasan ngayong All-Filipino Cup, dahil nag-average lang ito ng 5 points per game at 3.5 rebounds per game, mga kabrods, with 0.5 assists per game. Hindi ganun kataasan talaga. Pero itong si Kit Dato kasi, hindi masyadong magandang minuto na binibigay sa kanya ni Coach Yang Yao. Siguro nga dinidisiplina, dahil yun nga, may attitude kahit papano. Pero kapag binabad mo ito, ay quality minutes, quality stats ang ibibigay sa'yo ni Kit Dato. Malapad ito, mga broads. Malaki-laki rin ang katawan niya ito. Kaya magandang depensa at opensa ito para sa Barangay Hinebra San Miguel. Lalong-lalo na hirap ang Hinebra sa mga bigs ngayon ng lineup nila. Lalong-lalo na si Japet Aguilar and si Stan. Pagkatapat ang SMB, talagang hirap din talaga sila. Kay Junmar pa nga lang, hirap na silang pigilan ito. How much more kung ito pong paparating na import conference na walang height limit, ay yun nga, mga imports dito, mas malalaki pa kay Junmar, talagang hirap na ang Hinebra. Tas ang import lang din nila, hindi rin mga ganun kalaki yan. Si Justin Brownlee na 6'6 or 6'7 lang. Kaya ang Hinebra ngayon, naghahanap ng bigs like itong si Kit Dato para dagdag wingman, dagdag bigs para sa kanila next season ngayong import conference, mga kabrods. Medyo goods din naman ang footwork po nito ni Kit Dato, mga kabrods. May tira rin sa labas kahit papano. Syempre, mas lalong natuto yan nung nahawakan ni Coach Yang. Dahil kahit nga bigs ang hawak ni Coach Yang Yao, pinapatira niya ito sa labas. No hesitation talaga, mga kabrods. And yun, malakas din ang pangatawan na ito sa ilalim. Malakas din kung pumorma sa paint. Kaya malaking bagay ito sa Hinebra. At sa depensa, malapad siya. Malaking bagay ito. Pwede pa nga itong maging import stopper nila. Diba, mga kabrods? So ito ka, mga kabrods, ha. Sa tingin nyo ba kung dapat kunin ng Hinebra ito pong si Kit Dato? Ang problema lang nila, ito pong si Coach Yang Yao at kung sino yung player na ititrade nila sa Elasto Painters. Dahil ang Reynor Shane, balibalitan natin, parang nagiging farm team na rin ito. Wag naman sana, dahil yun nga, pag na-trade si Kit Dato, parang ganun na nga ang lumalabas. Pero yun nga, mga kabrods, pag-iisipan at kung sino ang player na dapat i-trade ng Hinebra kay Kit Dato para pumayag ang Reynor Shane ng Elasto Painters at mapapayag nila si Coach Yang Yao na win-win situation ang dalawang koponan. Kaya komento mo lang opinion mo dito, mga brods, at iisa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is Overrated Highlights nyo lang. I'm out.